poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Biba poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kasama ko ngayon si Father Frank Villanueva, ang pinakasenior na pari dito sa Quiapo, at siya po ay pinagaling ng ating Poong Jesus Nazareno. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang lambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman na kaisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting, ng mga chapels, groups, at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa isang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Magsimula na po ang sinodo ng mga bispo. Pagdasal po natin sa misang ito. Ipagdasal rin natin ang kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine at sa Israel. Mga kapatid, sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa taga-Roma na nagpawalang sala at na maging matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananalig, hindi sa pagsunod sa mga kautusan. At sinasabi ng Ebanghelyo ni San Lucas na ang ating Panginoon ay nagsabi sa atin na kailangan tayong mag-ingat sa libadura na mapang-ibabaw pagkos tayo ay magkaroon ng tunay na pagmamahal sa Diyos. Hindi tayo matakot sa pumapatay lang ng katawan bagkos matakot tayo sa ating Panginoong Diyos na kapag magkasala tayo ay ibulid tayo sa impyerno. Kaya pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan at dumulog tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-apo namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat namang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling.
sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya. Ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos sapagkat sinasabi ng kasulatan na nalig sa Diyos si Abraham. Dahil dito, siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi binibilang na kaloob, kundi upa. Datapwat, ang hindi gumagawa, kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala nang di dahil sa mga gawa. Mapapalad yung mga pagsuway ay ipinatawad na at ang mga kasalanan ay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan. At nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansan. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di na paratangan. Dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nandinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing. At aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa puon, magalak na lubos. Dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyang mong lugod. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia! 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 Alleluia. Diyos na maaasahan, kami iyong kaawaan, kalingain at damayan. Alleluia. So
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libo-libong tao, anupat nagkakatapakan na sila, nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Parisiyo. Ito'y ang pag-imbabaw. Walang natatago na di nalalantad. At walang nalilihim na di mabubunyag. Ano mang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag. At anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinabayaan ng Diyos, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kay mahalaga kaysa maya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Kahit kulimlim, kahit mahirap papasok dito sa bahay ng ating Poong Hesus Nazareno, pinagsikapan ninyo at hindi alintana kung mayroon mang ulan o hindi, sapagkat mahal ninyo ang Poong Hesus Nazareno at mahal rin kayo ng Poong Hesus Nazareno. Kaya kinakailangan na atin pong tingnan kung ano ba ang dapat na pahalagahan. Huwag po nating pahalagahan ang sinasabi ng ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 7. Sinabi ng ating Panginoon sa versikulo 1 na huwag na magbigay importansya o mag-ingat kayo sa libadura ng mga Parisiyo. Ano po yung libadura ng mga Parisiyo? Ito yung pagkukunwari, mapagpaimbabaw ng mga paraan, at literal na pag-unawa sa tinatawag na kautusan ni Moises. At dahil doon, hindi sila nagkaroon ng buong-buo na pananalig. Dahil ang buong-buo na pananalig ay una sa lahat para sa Diyos, na ang Diyos lang ang dapat nating katakutan. Dahil siya at siya lang ang hindi lang na gumagawa ng katawan natin, ating kaluluwa din. Samantala, mayroong pumapatay pero sa katawan lang. Pagkatapos doon, wala na. Samantala sa ating Panginoong Diyos, pagkamatay natin, kung hindi tayo sumunod sa Kanya, may bulid tayo sa impyerno. Kaya sinasabi sa ating Ebanghelyo ngayon na ang dapat nating katakutan ay ang Diyos. Pero paano ba natin ito gagawin sa buhay? Una, kinakailangan natin na tingnan na ang pinaka-esensyal ay hindi ang mga literal na pagsunod sa mga tradisyon, sa mga patakaran. Bagkos,
ang pananalig sa Diyos. Ulitin ko po, pananalig sa Diyos. Ang tunay na pananalig ay mayroong pagmamahal. Kung tayo nagmamahal sa Diyos higit sa lahat, ang pananalig natin ay buhay na buhay. At hindi tayo matatakot sa mga kung anumang mga bagay. Ang dapat nating katakutan na tayo'y mapalayo sa Diyos. Mayroon pong dalawang antas na ating maigpawan ang lahat ng takot ng buhay na tinatawag nating phobia. Kaya una, yung tinatawag natin na ang ating pagharap sa lahat ng takot sa pamagitan ng ating mga emosyon o mga damdamin na kinakailangan nating atin pong kilalanin at atin pong alamin kung ano ang nagbigay takot sa buhay natin. Una. Pangalawa, dapat i-control natin ang ating emosyon. Kasi kung minsan, sobra lang naman ang takot natin. Baka walang tunay na batayan. Halimbawa, nasa dilim. Takot ka sa dilim. O dili kaya kung ano mga bagay-bagay ang kinatakutan mo. O kaya takot na takot ka dahil maraming kaguluhan ngayon sa mundo. Hindi lang gera sa Ukraine, may gera na sa Israel, may gera pa sa Afghanistan, may gera pa sa Sudan. Baka ang sunod niyan, ang West Philippine Sea at ang Taiwan. Hindi natin alam. Kinatakutan natin lahat ang mga bagay-bagay na kung ano-anong ating iniisip, kailangan natin, una, nalinawin ang ating pag-isip. Pangatlo, na magkaroon tayo ng pag-practice na maging mahinahon ang ating sarili sa pagitan ng pagnilay-nilay. Iyon ang pangatlo. At pang-apat, na ang gawin po natin ay magkaroon tayo ng panahon na maglakad-lakad sa labas, titingnan natin ang labas at lumanghap ng hangin upang mawala yung mga takot at mga alinlangan sa ating mga puso. Panglima, na hindi po natin iwasan, hindi po natin layuan ang mga kinharap natin na kakatakot sa buhay. Marami pong nakakatakot ngayon, hindi po yung gera nakakatakot. Dito sa ating buhay ngayon, ang nakakatakot ay nagmahalan ang lahat. Mga bilihin, mga serbisyo, tapos ang value ng ating pera bumagsak at ang ekonomiya natin lumagpak. Yun ang dapat nating katakutan. Pero hindi dapat yan ang pinakasintro sa takot. Kaya panglima na dapat nating gawin ay magkaroon po tayo ng mahinahon na paraan sa pagharap ng pinagdaanan sa buhay. At pang-anim, huminga tayo ng malalim. Kapag nakakatakot na ang lahat sa ating kapaligiran, kapag tayo huminga ng malalim at ating pag-isipan kung paano gagaan ang lahat, magkaroon tayo ng positibo na pag-isip o positive thinking. At pang-pito, na atin pong pag-isipan kung paano maigpawan ang lahat. Dahil nariyan ang Diyos. Hindi po tayo pabayaan ng Diyos. Kaya pupunta na po tayo sa pangalawang antas. Ang pangalawang antas ay ang spiritual na paraan. Ang una nating katakutan ay walang iba kundi ang Diyos. Hindi tayo matakot sa kahit kanino man o kung anumang bagay. Dahil mahal tayo ng Diyos. At dahil mahal tayo ng Diyos, una sa lahat ang dapat nating gawin ay ang ating pakikiisa, ang ating ugnayan na malalim sa Kanya sa pamamagitan ng ating pagbalik loob at babalik tayo sa Kanya. Atin pong isaloob sa ating mga puso na Siya ang pumaka Panginoon sa buhay natin. Yun ang una na pagkilala na tayo ay imahin at tarawan ng Diyos at dapat lang na baguhin natin ang ating mga ugali. Wala pong Kristiyano na may masamang ugali. Ang may masamang ugali at nagmumura, hindi po yan Kristiyano. At magkaroon tayo ng pag-asa. Ang tunay na pag-asa natin ay ang Diyos.
Kaya manalig tayo sa Kanya. Dahil si Abraham ay napagwalang sala dahil sa kanyang pananalig, matuwid ang kanyang buhay dahil sa pananalig. Manalig tayo. At magkaroon rin tayo ng pag-asa. Ang pag-asa na kung saan ibatay po natin sa Diyos. Kakapit po tayo sa Kanya. Huwag tayong lalayo sa Kanya. Kung ano man pinagdaanan sa buhay, nariyan ang ating Panginoon. Hindi tayo pabayaan. Dahil mahal tayo ng Diyos. Pagkisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Huwag kang matakot. Mahal tayo ng Diyos. Kaya ang kasunod ay ating isabuhay ang pag-ibig at pagmamahalan. Kapag ka iniibig natin ang Diyos at dahil sa pag-ibig natin, masigla ang ating pananampalataya at kapag ka tayo nagmahalan sa isa't isa na siyang simbolo at pagpapahayag ng ating pag-ibig sa Diyos, tayo ay hindi dapat magkaroon ng takot sapagkat hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kailanman, hindi tayo babayaan sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Isus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Atin pong itutugon, mahal na pong Isus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Isus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin na wagas ng pagmamahal sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Gethsemane na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin ng kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan, ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita gawa buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. May payag din naman namin ang katotohanan ito sa pamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapos
Kapay alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay batid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sika pagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng cross ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapanito na yung marapat ni kay aming pasalamatan, ipinasiyang sa kahoy na cross, ang sangkatauhay tubos ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuhang ang kamatayan. Sa kahoy na cross, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na cross, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa na manghel si siawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaysa ng Espiritu ang banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at tatuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagkupuri sa karangal mo sa pagitan ni anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kawepaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat.
Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig na bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samukot dasal sanay pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kaming umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samukot dasal sanay pakinggan mo
nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Kinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Salamatan po natin si Father Frank Villanueva sa na nakiisa ngayon sa ating banal na misa. Plakpakan po natin si Father Frank. Yung lahat po ng mga naglilingkod na mga lay minister, mga lector at mga collectors at iba pang mga ginagawa ay pagpalain naman kayo ng Poong Jesus Nazareno. Plakpakan natin ang lahat ng naririto sapagkat kayo'y mga debuto at mga masugid na tagapagpahayag ng inyong pananampalataya at pananalig sa Diyos. At yung mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming sa ibang social media platform na kuskusing sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin na ringge ng Poong Jesus Nazareno sa mga walang sawang, nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Salamat po sa inyong tulong upang makatulong po ang Quiapo Church sa mga kapatid nating mga mahirap at nangangailangan. Huwag kayong matakot. Ang Diyos ay dapat lang katakutan natin, hindi ang ibang bagay. Pero ibigin at mahalin ninyo siya, manalig kayo, at tayong lahat ay kanyang iligtas. Amen? Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Inaagbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mong hilingan ng kan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan na wanila ang iyong katukunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanang. Basbasan din po ninyo ang mga imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw ay ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Dalawa po kami ni Father Frank ang magbindisyon sa inyo. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kagtaglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno.
Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating conscious na sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.